Hey guys, pero kidding aside, this is game number 3, AP Bren Hornets versus Minana Archives. Respect ka agad, tanggal ka dito. Wala, grabe yung ginawa talaga sa kanila. It really, sabihin na lang natin na parang destroyed Cousin in many ways than one. Kasi, sa totoo lang, ang Kadita naman, kasi Rock. Alam mo, madalas ko ginagamit yung Kadita na yan. Oo, magaling ka dun eh. Ang Kadita ka talaga kasi, pre, is para siyang ano, yung presensya na alam mo may Kadita sa laro, parang hindi ka na ano, hindi ka na makatulog ng mahimbing. Mag-iiba ka agad yung galaw mo eh. Mag-iiba agad yung galaw mo. Kahit di mo nakikita, mas nakakatakot kasi hindi mo nakikita yung Kadita kung saan nag-aabang. Tsaka, mas maraming galaw. May mga times na nakikita ko na parang kapag ka unang beses mo sila nahuli, kunyaka nasabap sila, kumuli sila. Grak, pwede. O sige, tuloy mo. Pagka kunyaka nakita nila na alam mo yon, nahuli mo sila ng isang beses sabap, nagkakaroon ng ekstrang galaw yung mga nagpe-face check, yung mga tangke. Okay lang. Kasi, bago sila pumunta dun sa BAP, meron munang taong pumupunta dun sa may brush bago sila pumunta dun sa may BAP mismo. Ilang second din yun ng pagsasayang pag may gadita. So basically, it's not trivial in any sense. Hindi naman useless yun, yung pag-check na ganun. Pero, alam mo yun, kumbaga, ang laro ng MLBB sa ganitong klaseng level, yung mga 5 seconds, 10 seconds of being there at a certain point at a certain time, grabe yung epekto eh. Oo. Kaya minsan, hindi mo alam kung should I be patient sa ganitong play or should I extend. Oo. Kung kailangan ko ba mag-inchworm paangat sa susunod na brush or baka mamaya yun yung maging ano eh, yun yung maging dahilan ba't kami matalo. So yung mga ganung minor details na akala lang ng mga normal na tao na minor, importante talaga kasi tatandaan natin MLBB is all about teamwork and information. And alam mo, sinasabi mo din yan pati si Auntie. Kaya kailangan nila yung backshot na to. Yung backshot. I-prioritize yung backshot. Fredrin is a hero na I would say na nagiging staple na. Usually kasi, ingan, may mga heroes tayo na tinatawag sa isang MOBA na katulad ng MLBB. Na nagiging staple pick sila na kahit anong klaseng meta ay kahit anong mang patch ang magdaan, nagiging relevant sila. Ang isa sa mga example ng mga ganong pick dito sa MLBB ay si Cho. Si Cho, Valentina. Si Cho, as long as magaling yung Cho at nakakahanap talaga ng pitas, hindi mawawala sa meta yan. Although may mga times na hindi siya mapapansin, pero when alam mo yon, kung pwede yung Cho, may kukuha at may kukuha sa Cho. Mas lalo diba? Na pag binand out yung mga S+ tier heroes, Uh-oh. ang fallback. Kaya nga ano eh, yung mga roamer, kumbaga sa basketball, yung mga sasali sa draft, kailangan sigurado marunong mag 3 points. Nasabi mo kanina. Dito, yung mga roamer, matik, requirement, kailangan marunong mag-Cho. Kailangan marunong ka ng Cho at some point. Hindi man the highest level, pero you should know how to maneuver that hero. Minana Archives, kumuha sila ng gourd dito habang yung side naman ng AP Bren Hornets, Kaja, ang kanilang kukunin, pati Farsa. So, that means meron silang way dito para kahit paano ay magulat ang mundo at lalo na kung pagka nagsama tong dalawang to ay pwedeng hatakin na lang at paulanan ng mga feathered airstrike. Dito ako natatakot para kaya Fredrin. Kasi kanina walang way para itumba siya dahil ang mage nila kanina ay isang Faramis. At alam naman natin, ang Faramis short bursts at kaya kang i-displace. Yun talaga ang pinakalakas niya plus yung Nether Realm. This time around, Mystic Gush. Kung hindi man mapatay si King Frenzy, 50-50 siya. 50-50. Tsaka natawag nga natin si Gord na ano eh. Na isa sa mga mages na kaya talagang tumunaw maski si Uranus. Kayang-kaya niyang tunawin. Kaya I do agree na medyo nakakakaba na. Very versatile ang builds ng items pagdating sa kanya. Oo. Pwede mo siyang gawing malagkit. Yung may mga Ice Queen 1. May mga slow. Oo. May mga slow. Pwede mo siyang i-build na talagang pure magic damage. Oo. Na nantutunaw lang ng ibang mga members na katulad ng mga heroes like Fredrin. At ang madalas natin nakikita talaga is yung pantunaw. Pantunaw diba? Talaga kaagad eh. Actually, at this point nga sa lineup namin ng Archives, pwede nga yung panglagkit eh. Kasi meron ng Turtles Pusans yung Basha na anti-lifesteal. So pwede rekta panglagkit din yung gawing build ni Daiso sa guard niya. Yung sa mga bagay na nakakatakot. For Minana Archives, they are banning out still the heroes for the side of Wayan.
kasi ayaw nilang mabigay, possible na magtanggal sila dito ng Beatrix or kunin na naman nila. Kasi may kadya nga sa kabila. Tansya ko, Irithel ban. Kapag ka-Irithel yan, pwede nilang pakawalan yung Beatrix para kahit pa paano kaya salin. Brody! Brody ba- yung binan. Pero kasi kapag ka... Mag-Irithel to, feel ko. Yung ano kasi pre, yung kadya Beatrix din, para din siyang nag-functioning, ano, Franco Bea. Franco Bea eh. Pwede, no? Kasi pag hila mo, labas ka lang na ulti, 3-point fade away, no look, alis ka na. Parang ganun yung concept ng yeah. Franco Bea eh. Pwede. Tsaka may farsa din naman kasi pang burst. So not necessarily kailangan lahat ng ulti ni Bea tumama. Basta nakasa din naman imumukit yung Feathered Airstrike, okay na eh. Tingin ko Beatrix talaga is the way to go for the side of AP Broken Hornet. Yun din, yun din tingin ko. May... Ang gusto ko kasi ni Baksha, kapag pinabanatan siya ng mas matagal, mas natutuwa siya doon. Kasi lumilate yung bawas. Yung damage, ayun sabi sa'yo, ban Irithel eh. Ban mo Irithel. Tapos ngayon, naging sobrang limited naman in terms of the marksman role. Beyaklod. Ano mga Beyaklod na naman na lang tayo. Natitira. Beyaklod. Ano ba? Harit. Hindi, puro na magic damage yung ano eh. Kailangan na ng physical, kailangan na ng pampush mamaya eh. Beyaklod, Leslie. Leslie, pwede. Leslie na lang, pero single. Kung kailangan mo hintayin yung Leslie pa eh. Eh di ba sinabi mo nung isang araw na yung mga Goldeners ngayon, kinakailangan na talaga sumama kaagad sa Team Clash kahit di pa sila. Ay! Ay! May nagulat ako sa'yo! Real talk, nagulat ako. Hindi ako nagulat sa pick. Nagulat ako sa Eto na pre! Yung puso ko. Eto na pre! Kinuha na siya! This is going to be interesting kung naniniwala kayo sa mga malulupit na mga surf, ano, na mga surfing. Ito ang pinakamalupit na surfing. This is sand surfing. Nagamit yan ng Series 1. Oh. Echo, James, si James. Si James ang gumamit niyan. Ayan, Beatrix yung kinuha nila ngayon. Kasi nga, maganda yan para doon kay, ano, kay Beatrix, kay Kaja. Ngayon, nakinuha ni Sharp, kumuha na naman siya dito ng isang... Ay, Der pala. Si Der Odrin Sanity pala yung gumamit. Oo. Tapos, alam mo, oo. Si Yuzhong, magandang panghuli yan para kay Gord. So, ibig sabihin, si Gord ngayon, stuck between the Purify or a Flicker, di ba? Tansya ko... Parang Purify na to eh. Kung matapang si Daiso Flicker para ma-displace pa niya yung ano niya, ma-change niya yung trajectory ng Mystic Gush. Pero, Kaja? May Kaja kasi kailangan... Hindi, tansya ko Flicker. Flicker para kay Daiso, wag Purify. Pero ito, magandang role yung magiging akaganapan dito ni Sharpa. Kasi this time, ang goal niya not necessarily go for the gold laner. Literal na go for Daiso eh. Literal na go for the mid laner eh. Matikita natin ngayon tayo ay meron ng mga full draft. There is an anomaly. Anomaly. Or pagkakaiba. Anomaly. Something weird. Dito. Sa ating drafting ngayon, and it's in the form of Akalid. Who knew na sa final moments netong seryeng ito ay talagang meron pang panggulat ang dalawang kukunan. Pag tumusak na ang mga meteor, kaya simulan na natin ang laban na ito. Game number 3 between AP Brian Hornets versus Minana Archives. Nagigets ko yung ano eh, point kung bakit bumabalik ngayon si Akalid. Kasi pang-displace yan eh, pang-tigil yan ng mga artillery mages eh. Kunyari, may Eve, may Farsa, ano pa ba, Gord. Ang trabaho lang yan, mag-Raging Sandstorm, papunta sa kanila, tapos titigil na yung ulti na kinakasa ng mga mid laners eh. Masyadong ano din, maganda para sa kanya yung Lethal Ignition. I would say na madalas akong gumagamit ng Khalid ngayon at this is just sa mga heroes na nai-enjoy ko, especially on the XP lane. At talaga nakikita mong gumuguhit at pumupunit kapag ka natama mo yung tatlo. Sige. Sige. Game lang. Laban nyo lang. Oh. Parang dapat si Wayne Lugi din. Ay, si Cousin Lugi. Kasi tubig yung binabaril niya. Yung isa, bahala eh. Tinan mo pa yun. Tinan mo, nakita mo yung ano, emblem ni Milty. Naka-assassin. Assassin. Tapos assassin yung emblem. Ano niya. Yung basic niya, assassin. Tapos yung last niya, Lethal Ignition. Talagang lalaban to. Damage type to. Palagan eh. Damage type na damage type. At nakikita nyo naman sila brisk. Maaga silang nag-iikot dito. Alam nila na nasa kanila ang kalamangan.
in terms of the early game at kailangan lang nila makuha yung level 4 dito at ma-activate agad si Khalid para makapag sand surfing na siya dito sa mga members. Si Moon bakit tinatala na ni Brisk, pero ito ata yung pagkakamali na hindi niya dapat ginawa. Buti na lang nandito sana na nag-stretching at nataboy yung mga members ng side ng AP Brain Hornets. Mover the backcourt para banggain yung nagwi-wings by wings na mumukit dun eh. And gusto ko lang i-share, no? Ang saya ng mga XP laner pag yung jungler nila nagiging utility, yung mga tank. Kasi alam nila na hindi sila necessarily kailangan mag-go full tank, full defensive eh. Pwedeng-pwede sila maging yung bang nagbibigay ng damage katulad ng mga Pakito. Pero itong speaking of damage, mukhang mauuna ang APBH, pero may sigot naman ang Minana Archives. Uy. And now sana, ang ganda ng yakap on tumumukid. At nandun kaso na nga. Kaso medyo late na eh. Medyo late na nga doon ang Minana Archives. If ever nahuli ni sana yon, well, kanina kasi nung nag-Mystic Gush si Daizo, level 3 lang siya. So if ever man, mas maaga sana dumating yon, which doesn't usually happen. Madaming, ang sa mga bagong load po dyan at sa mga hindi na po masyado nakapaglaro ngayon ng MLBB, sana po maglaro po kayo ulit. Usually ganda po, ng bagong patch, ha? Usually po ngayon, ang Rome is pagdating ng first turtle ay nasa 3.5 pa lang yung XP bar nyo. So ibig sabihin, parang dumarating sa punto na parang kailangan nyo humanap ng diskarte o kailangan nyo humingi ng isang wave ng creeps para kahit papano ay mag-level 4 kayo ng mga panahon na yon. Usually sa XP lane sinasamahan, no? Tapos hindi mo na mag-roam para nga makashare ng XP doon. Pero tama ka nga, no? Kung nag-level 4 doon si Sana, okay eh. Pero ang problema, APBH yung nakakuha ng turtle. And kaya that, naman sila yung nag-level 4. And that also means, ingan, na very devastating yung next na fight na magaganap dito para sa side ng Minana Archives. Kasi kung tutuusin, kanina nanalo na, kanina mayroon na silang takeaway doon, nakuha na nila yung turtle. Ngayon meron pa silang ultimate na nanggagaling dito kay Milky, kay Sana, kay Daizo. So alam mo talaga na sulit ang mga skills na ibabato mamaya. At doon sa may taas, ito yung maganda sa isang Khalid. Hindi lang siya masakit, pero meron siyang pang self-sustain. At alam naman natin kung gaano ka-importante ang mga healing galing technique dito. At kung yung XP laner mo kaya mag-healing galing mag-isa, ay baka. Yung Sun Guard kasi, no? Oo. Yun yung tipong nakayungo lang ako, pero pag binigwasan mo, salamat kasi pumabalik yung buhay ko. At saka kahit stun mo yun, hindi naka-cancel yun. Ang kailangan mo gawin doon, inakap mo eh. Oo, nakap nga ang kailangan. Katulad ng pag-nakap dito ni Sana. Pero flicker out na naman. Now, Daizo, ginamitan na nga ng Mystic Gush. Pero sino nakakuha nun? Parang... Actually, nakuha na. Minana Archives, nakakuha na ikalawang turtle. Oo, at ay kita naman natin for both sides dito. Si Minana Archives na talagang ginagamit nila yung Mystic Gush as much as possible para kahit papano ay... makuha man lang yung objective. Ayaw nila mag-commit ng buong laban dito kasi alam naman nila na ang kailangan na nila gawin ngayon is ipuwersa yung kanilang kalamangan, hindi pagdating sa kills. Ang kailangan nila gawin, ipuwersa yung kalamangan nila pagdating doon sa pagpapanalo ng lane. Kumbaga, hindi mo nabibigyan ng resources. Oo. At usually, at times, mas devastating yon kaysa patayin mo yung kalaban mo. Oo, mas lalo na pag pang late game kayo. Eh si Cousin, Claude na Claude, alam mong late game yan. Actually, na-nerf pa nga ito, ha. So kung before, kailangan late game ma-activate si Claude, ngayon, mas na-late pa nga. Kaya naman, Minana Archives, talagang they're avoiding team fights. Makakalamang talaga dyan si Wayan. Uy! Inagaw ni Wayan. Ini-sniper ni Wayan. Nagaw. But then again, for the side of Minana Archives, they're still very much happy sa mga nangyayari. And kung nakikita nyo dito, may parang formation na nabubuo dito sa may baba. Bottom lane eh. Kasi andito yung gold laner, andito pa yung next spawn ng turtle. Papunta na ngayon dito si Mumukid habang nag-stretching si Sana. Hindi naman sila mag-full commit. Ando na nga yung sniper ni Wayan. Meron tinamaan si Daizo. Si Daizo pa. Sa dami-dami ng mga brus ko doon, si Daizo pa tinamaan mo. Lumusot yung bala sa dalawang napaka-swerte mo naman, Wayan. Pero si Yobabs, feeling lucky ata dito. Gusto ko ni si Sana, pero si Sana yung nauna. With a Mystic Gush combination at gulong pa ang magpapatumba sa ibon na yun. Pero si Cousin, munti ka na. Buti na lang, naka-BMI out. Minana Archives,
Nakuha nila yung gusto nila without suffering any casualties. Oo, mumukid. Nakita niya sana binatuhan ng mga skills at napagamit na ng Wings by Wings. So, ibig sabihin, hindi na kompleto ang kanyang escape starter pack noong mga panahon na iyon. Nakuha naman ng Minana Archives. That is three turtles for their side. Three turtles. Ay, hindi. Two. Three. Nakuha ng APPH yung... Ay, oo three. Nga. Three. Minana Archives. Lahat ng neutral objective. Eh, talaga namang kinuha ni Brisk. Ito na yung sinasabi nyo kanina this ni Auntie Anara na yung backshot pick. Crucial talaga eh. This is actually the first time the series na tatlo yung nakuha. Ng isang side. Isang team. Oo. Oo. Kasi kanina bawian. Oo. So mas nakikita natin sana dito yung pagiging aggressive. At si Yobabs na naman ang napag-trepan Mystic Gush na gamit King Frenzy na knock-up at mumukid na dito na rin. Ang ganda ng stun doon ni King Frenzy at naisaan pa nga doon si Daiso. Nagpaulan ng bala si Wyan at mukha si Daiso na naman ang sumalo. Pero grabe yung combination ngayon ng Minana Archives, ah. Talon ni Sana, habang yayakap, ilalabas na yung stun ni Gord. Anong tawag dun sa bola? Si ano? Si the Mystic, Mystic Ball na lang. O, yun. Pero grabe yung ano, no? Yung pagpatong-patong ng crowd control ng stun ng Minana Archives. Buti na lang kamo, ang ganda ng pasok ni King Frenzy. Dash in, taunt, tatlo yung na-taunt niya. Tumama pa yung ano, Nibiru's Passion ni Wyan. Dito, ah, nakikita sila ni Milty, if ever man, na meron pa mga tao dito, eh, pwede nilang kulitin at si Milty umikot-ikot dito. And ito din yung isa sa mga downside sa pagpili nila ng Khalid, lalo-lalo na merong Fredrin. Yung combo niya, napipigilan ng todo. Napipigilan ng tonte. Oo, pero ito ha, meron silang engage na gagawin dito. Pero si Mumukid, grabe yung dalawang mid laner, nagpaulanan ng mga ulti. At nagamit na nga ni King Frenzy ang kanyang Arpacer's Rush. Siya naman ay mamatutumba ngayon. And now Sharp the Dragon from the left side of the map. Petrify combination on to Daiso and Sana. Pero napapaligiran siya ngayon ng apat na miyembro. Makakaisa pa nga siya. Daiso will fall down. And now Yobabs, Wyan, reinforcements are here. Milty, Raging Sandstorm in, Flicker out. Yobabs naman nakadalang namatay. Pero sabi ni Wyan, mas masakit ang aking mga bala. Pero kaya naman dalawa mo awala sa Minana. Pero doon sa may taas, may taong nagtrabaho lang. Si Kozen dito, ginagamit niya yung kanyang utility or yung kanyang damage output rather para i-clear yung mga tore. Although sa isip ng APBH, nananalo tayo in terms of the clash. Kung hindi nyo naman makukuha yung Lord, that was actually so-so na attempt into taking down Minana Archives. Ang nangyari doon, yung pogi moments ng APBH, delay pala, delay tactics pala ng Minana Archives, pero mukhang mas umu-okay na for Minana to dahil si Yobabs, initiator ng APBH, ay nawala na at sakto pa dito sa Lord Pit yung nangyari. Mukhang Minana Archives, malaki ang chance na makuha ang uncontested Lord. Pero si Sharp, gusto mag-contest ngayon. Si King Frenzy, namataan doon ni Sana. It's gonna be a retribution battle. 8,000 HP for this very first Lord. At naglapagan naman ang ultimate. Pero si King Frenzy pa rin na makakakuha. At makakaisa pa nga na kill doon si Mumukid. On to Milty. Minana Archives, gusto po makabawi. Pero hindi na out. Disiplina tayo. APBH, ang ganda ng bawi. Meanwhile, while everything was happening, si Kozen doon. Nagtatrabaho lang. Wala. As in, para sa mga some of the pros na nakikita natin or some of the other players na kilala natin dito, medyo mixed ang opinion yan sa pinakaunang Lord eh. Oo. Kasi may mga nagsasabi na pwede mong i-give up yung first Lord at mag-go ka doon sa second Lord, hindi siya ganun ka-importante. Meron naman magsasabi sa'yo na parang as long as lamang ka, pwede mo nang i-secure yan, kunin mo na, gawin mo na. Pero ang Minana Archives dito, hindi sila nagpapadalos-dalos. Alam nila na nakapanik sa kanilang oras. Ayun, nakapanik nga talaga sa kanilang oras dahil si King Frenzy naman ang kanilang namataan ngayon. Ang dami nilang ultimates na kinumit. And now si Yobabs naman, gusto kunin dito si Sana. Ang ganda ng free hit dito ni Wyan. And now Kozen, Milty, nanganganib ang buhay. Sharp, pinahabol doon ang XP laner ng Minana. Pero makakatakas. That's gonna be King Frenzy. Kapalit naman ang buhay ni Sana tsaka Kozen. AP Bren Hornets na hanap nila yung mga pickoffs where it hurts the most. Minana Archives. Although sabihin natin dito na nagiging maganda yung itsura ng kanilang mapa ngayon, ilang beses na sila natatalo doon sa teamfight. Ngayon, kung ikaw si Kozen, yes, you're doing your job. Nagpo-push ka ng lanes. Kaso ang problema, hindi mo nagagampanan yung teamfight prowess or teamfight capability mo doon sa team mo. So parang kanina pa sila natatalo,
doon sa fight, yung mga bounty nila napupunta na sa side ng APBH. So, ibig sabihin, ang nangyayari, pumapatas lang. And ngayon nga, kung titignan mo yung net worth, lamang na 300 yung APBH. Tamang-tama ka nga doon eh. Nakaka-push si Cousin, pero hindi niya talaga nagagawa yung usual role niya. And sanay na talaga to si Cousin makipagbardagulan sa Clash. Kasi tatandaan natin, number one siya in terms of damage dealt shares. Mm-hmm. At yun yung call. I believe that yun yung call para side ng Minana Archives. And I do feel, ingan, na 48 seconds na lang ay labas na ang ating Lord. Kailangan nang mag-participate dyan ni Cousin. Kailangan na nga kasi unti-unti na rin naman yung mga tore na kailangan patumbahin ni Cousin. That's gonna be a bottom lane, second turret sa bottom lane, tsaka second turret dito sa mid lane. Pero if kayo Minana Archives, kayang-kaya mo patumbahin lahat ng tore na yan, makuha mo lang yung ikalawang Lord. Kaya naman tignan mo, nagpupulan na. Matindi yung conceal play na ginagawa namin na ng Archives dito. Pwede na mahuli ni Sharp, pero si Sharp ay mukhang makakatakas ginamit yung Black Dragon form. And that is actually a win para sa side ng Minana Archives. Kasi doon sa lalabas na Lord, walang Black Dragon na hahabol kay dito, kay Daiso. Wala na ang Black Dragon form, pati wala na rin yung Divine Judgment dahil ginamit ito onto Sanai. Now Immortality will be popped. Ginamit na rin yung Mystic Gush, pero ito na yung sinasabi natin! Matapang! Napakatapang ni Cousin! Ginamit na nga yung Blazing Duet, BMI out lang naman. And now APBH, nakuha nila yung Immortality ni Sana. At nabawasan nila naman nila yung APBH, pero parang APBH, kaya pa nila pumalag dito kahit wala yung Black Dragon form eh. So nakikita natin, kahit ang daming farm ni Cousin dito, minimal yung naging damage ng kanyang Blazing Duet. Hindi pa sapat. Kasi habang nag-farm siya ng gamit, nakakuha din naman kasi ng gamit yung Hornets eh. King Frenzy! Mayroon pitas na ginagawa doon. Pero nanakap King ng Lord! Frenzy! Nanakap ng Lord Pre! Si King Frenzy pa nga ang nakakuha! Grabe yung mag-over the back niya doon. Kahit hindi siya isang back siya, talaga namang inikot niya. Di ko alam kung sino yung kasama niya doon, pero inikot niya yung Lord Pit. Sobrang malas nila, Daiso! Sinusubukan nilang pitasin yung isang miyembro doon ng side ng APBH. Pero pumanig sa kanila, naglagay ng bilog yung Lord sa ilalim doon ni Gord. At nakita natin dito, nanakap sila, tingnan mo. Ito na tayo, tatalon. Tatalon. Inulti, baduken, tumalon si Daiso. Pre, napaka... Tatlo pala yung nanakap. And heads up play din para kay Laking Frenzy. Napaka, pre. Naikutan. At speaking of heads up play, yo, Babs na naman, naisahan dito si Milk Tea. Grabe, yung situation na ano na talaga to eh. Like... yung situation, yung tawag doon circumstances, pumabor talaga sa APBH. Pumabor. Ay, naniniwala ako sa mga ganitong klaseng liga, sa mga ganitong klaseng games. Although sabihin na lang natin, practice is everything. Sana. Minsan kailangan mo yung onting swerte, pero si Sana gumamit ng ultimate doon. Pero hindi na-follow upan ng kanyang teammates at sumabay pa sila sa afterlife. Si Daiso na lang natitira. Pwedeng-pwede na ito i-end ng APBH. At mukhang eto na nga ang kauna-una ang series win ng mga Hornets. Sakto sa debut ng kanilang glugay na si Mumukid. At si Yobabs. Si Yobabs yan, no? Si Yobabs. Oh. Ang cute. Ang tagal inantay ni Yobabs tong pagkakataon na to. Yung pagkakataon na magsabi na... si Yobabs... Okay. Although, I would say na it wasn't the best game para sa side ng AP Bren Hornets. There were some lapses nung early stages. Kailangan natin maging totoo dito. I don't want to be a party pooper para sa side ng AP Bren Hornets. Pero ito yung tinatawag natin na para nahanap na nila yung timpla nila. And dito natin mapapatunayan na talagang grabe yung pagpasok ni Mumukid dito. Grabe nga. Katulad ng sinabi ng K2V kanina ni Auntie Anara na kailangan siya yung maging glue. Totoo nga. Maging glue. Na pag yung tagpi-tagping piraso na buo ulit. Sabi niya. Sabi niya. So guys, ipasa natin kay Auntie Anara. Alam ko maraming masasabi to kasi nakita ko nagtatalo na siya dun sa kabila eh. So Auntie, ikaw na muna. The Hornets are slowly getting their momentum as they reverse sweep Minana Archives and takes this game against their enemies. What a very wonderful showing coming from the side of the Hornets. But looking at our post-match statistics, the Farsa and the Kaja,
still, what a very wonderful combination from these two. Kung kanina ang naging combination ng side ng AP Brand Hornets ay yung Franco as well as the Carita, since binan siya ng Minana Archives, sabi nila, dead ma. Kasi meron kaming Kaja, meron din kaming Farsa na naka-Assassin Emblem at naka-Support Emblem respectively. But in terms of Emblem builds, what a shocking emblem builds from both of these teams, considering that there is a 4-man quantum charge. Essentially, what this means ay, every time magbe-basic attack yung side ng AP Bren Hornets, bumibilis sila. So, kumbaga, yung mga Hornets na to, merong nitro, may turbo. And yun naman talaga yung gusto nila, especially if they want to win in team fights. Because every time na magpo-poke sila, they can get into a safer distance, mostly because of the fact that they have the quantum charges. Slow, but very, very fast small speed boost. And because of that, no, hindi na tegibam every time itong si Mumu Kid. What a perfect KDA again. 4-0-8 with his Farsa. This is a similar game as to game number 1, but a very relatively wonderful showing kasi mas naging careful siya because they knew na wala ng crowd control as much yung side ng Minana Archives. Yes, hindi siya kumuha ng Purify, but at the same time, hindi rin naman kasi naka-Edith, hindi rin naman kasi naka-Hakai yung side ng Minana Archives, which means na walang masyadong threat. And while ang ginawa ng side ng Archives ay kinounter out yung Fridrin by first picking this Gord, in terms of lateral positioning and as well as yung coverage ng ultimates coming from the side of AP Ben Hornets, merong mas malawak na skill shot yung Farsa with the Feathered Airstrike as compared to the Gord's Mystic Gush. While naging maganda yung performance ng Minana Archives in the early stages of the game, which ensured that they got the first three turtles, what turned the tides against them was the fact that King Frenzy was able to take the game, the first Lord against them, and in turn, pumabor yung Lord sa second time around kasi pinatalbog niya yung side ng Minana Archives plus the combo coming from Yuzhong. Ang ganda ng nangyari, but of course, ang ating shining star all throughout the match ay none other than itong Yuzhong coming from the side of AP Bren Hornets ni Sharp. Every time na magkakaroon ng opportunity yung si Yuzhong na magkakaroon ng crowd control yung side ng Minana Archives, nakakast agad niya yung kaniyang Black Dragon form. And because this has been effective in game number 2 and it hasn't been banned, nakikita na ulit natin yung mga shining moments coming from Yuzhong because of the space it gives every time it casts its ultimate. Nakikita natin na perfect lagi yung pagkakakombo niya with the Purify. And bago lang natin nakita si Yuzhong again in this new patch kasi ever since nagbago yung emblem system, no, hindi na natin nakikita si Yuzhong as much. But to all explainers out there, I just wanna tell you that Yuzhong is still visible at pinakita ito sa atin ng side ng AP Bren Hornets with a wonderful lineup headed by this Yuzhong. But kung babalikan natin ang naging rotation ng side ng Hornets all throughout the match, we will see in the match highlights kung papaano nga ba tinalo ng side ng AP Bren Hornets. Ito yung chinichika ko kanina, no, na yung Archives talaga yung nakakakuha ng early game advantage because maganda yung pagkakakas ng Mystic Gush coming from Daizo's Gord. But all throughout the match, maganda rin naman yung nagiging response ng AP Bren Hornets kasi noong mga early stages of the match, nahuhuli lagi ng side ng Minana Archives itong si Yobabs. But all throughout the game, noong nagkaroon na ng groove si Yobabs and medyo kumunat na si King Frenzy. Tapos, sumasama na sa teamfight si Sharp, hindi na siya yung kailangang humarap. And every time dumidikit si Sharp, doon sa kanyang mga kalaban, eh bumabalik yun siya essence niya. Which means, bumabalik yung kanyang life capability. And because naka-hunter strike itong si Sharp with this Yuzhong na standard build for a Yuzhong, and nababawasan talaga niya yung side ng Minana Archives every time na ikakast niya yon. However, in this specific matchup, sinubukan nilang bigyan si King Frenzy, tapos naging effective naman talaga yon kasi nga 5-man gank yun. Walang malakas sa 5, but of course, the very wonderful zoning capability coming from Sharp's Dragon was more than enough to the point na nabaliktad pa ng side ng AP Bren Hornets yung match-up na yun. And to yung sinasabi ko na minsan pumapabor lang talaga yung Lord sa'yo kasi ang ganda ng pagkakatalbog coming from that Lord, which ensured na makukuha ng side ng Hornets yung Lord. And from there, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Boom! Karaka-raka! In-end na nila yung game. Ni-reverse sweep nila ang Minana Archives. What a very wonderful game coming
from the side of Epibren Hornets, and they really did ensure that at this point in time, when Mumu Kid is back, our team has been glued together and the Hornets are slowly getting their groove back. But Yu Zhong, kumusta ka naman siya? Huwag mo akong dadragonan kasi medyo malaki yung dragon na yan. But, ang ganda din ang nangyari sa side ng Epibren Hornets. But of course, you have to watch out for the weekly giveaway that will be posted on the MPL Philippines' Facebook page for a chance to win your own Smart Bro devices. Mechanics to join the giveaway will be posted. So, if wala ka pang Smart Bro device, i-go mo na yan. Baka ikaw makakuha ng Smart Bro device. But of course, Epibren Hornets just proving how strong they are when they are banded and glued together. This point in time, they just defeated Minana Archives. But of course, we have yet to see more of them. But of course, ang haba ng nangyari for today, kaya naman gusto kong tanungin yung mga co-casters ko. Ang Butters Nation, kumusta naman kayo dyan? Alam mo, okay.